Nako, tayo ni Midata to. Ni Kabarong DJ. Or Abed. Enigma si DJ dito. Malamang Willow siya eh. Ice. Ay, mali. Dark Willow. Enigma si Ait. Malamang dito. Paano lalaning nito? Okay, magiging last pick ng ano? Ng Gambit Esports dito. Ano nangyari dun sa tatakbong senador na pinapaban ng Dota? Wala no, isang candidate lang, walang pag-asang manalo yun. Alam mo ba? Nagkamali siya eh. Kung sinabi niya magpapaturo namin siya ng Dota, pag nanalo siya, linggo-linggo, 1 million pesos, sure win yun. Ang ako nun, pag ako tumakbo ng senador, nakukita mo, ubos ang pera ng bayan. Chart. Ashburn. Ako, mga kasabay na laban ngayon, ha? LGD versus Tigers, Forward versus Pain X, Virtus Pro versus Alliance. Mainit ang, ako, Alliance ako dun. Kila Koi ba ako dun? Ha? Ayan. Ano ba? Kuya D, nakakita ka na ba ng totoong black hole? Naku. Ang mamang black hole eh, nasa kalawa, nasa space yan. Nasa kalawakan ng black hole at birang-bira, hindi pa tayo nakakita unless meron tayong napaka-powerful na telescope. Pero kung ibang black hole yung tinutukoy mo, ayoko makita yung black hole na yan. Sus! Para dito. Kaya po Ninja, siya ang mid laner ng Gambit Esports. Ban score, Nick sa Dazzle siya rito. Si King R ang gagamit ng Nyx. Hindi, si Banshcore ang Dazzle. Sorry. Mainit ang tarima ng laban. Pero syempre, Fanatic is life. Hindi nagpay lang bayag eh. Hindi pa talaga. Hindi pa napapanahon para tumakbo tayo sa Senado. Piling ko, presidente kagad tatakbuhan nila eh. Presidente ng asosyasyon. Charot. Sinisip po na ko, men. Wala ba tayong tissue dyan, Direk? Share nyo na tong stream natin. Napalaban na tayo dito eh. Ano? 15,000 gold lead, di pa din kaya i-close yung game hanggang nakabalik. Ano yan? Yung sa 30,000 nga yung lamang na TNC kapon nung pinanood ko eh. 30,000 na yung gold lead nila. Sobrang lamang. Mananalo na lang. Yun na lang yung gagawin nila. Mananalo na lang. Hindi pa sila nanalo. Eto, papasok na tayo sa laban natin. Pagpasensyaan nyo na, medyo sinisip po ng kuya din nyo. Pero, it's time. Pipili muna ako ng ating observer. Sino bang magandang observer dito? Si Limon Chick yata. Limon Chick yan. Yan. Gederek, pasok na tayo. It's time for the main event. Papakilala na natin ang mga gumagamit para sa magkabilang team. It's old. Ang gumagamit ang Underlord, King R, ang Nyx Assassin, Alpha Ninja on the Zeus Band Score will be playing the Dazzle, and Dazzax ang gagamit dito ng Terrorblade para naman sa side ng Fnatic, Jabs on the Undying Abed. Ang mid lane Tiny, it's DJ on the Willow, MP on your Phantom Lancer, and Ice will be playing the Dazzle dito sa laro natin na to. Wala si Boss Lots natin ngayon, pero ako lang mag-isa muna magbibigay ng punto per puntong aksyonan para dito sa ating laban. Mainit ang tarima. This is the Kuala Lumpur Majors, mga kaibigan. Opening match for Fnatic dito. And nagkakaspaman lang ng chat wheels for both teams dito. As both teams will try to secure the bounty runes dito, yung dalawang upper bounty rune will be secured by Gambit Gaming. Fnatic naman will be able to secure the two bounty runes towards that bottom lane. Unorthodox line laning phase for Gambit as they will put the Terrorblade, their tri-lane dito, sa top lane ata. Mukhang kakaiba.
So titignan lang nila kung ano rito as ano bang trip na gagawin dito. So Zeus up against the Tiny dito sa mid lane, Abed. Si Kabarong Abed natin going for the first item, magic wand dito. Just to make sure na makakakuha siya ng charges. Kasi up against the Zeus, alam mo namang magiging spammer ang Zeus dahil yan ang kit niya makapag-farm. Pero DJ with that Abed pala. Uy, but lilipat sila dito ng lane. So early lane swap para dito sa side ng Gambit just to make sure na makaka-farm yung ano nila rito, yung Terror Blade nila. They put the Terror Blade towards the bottom lane. They want to go toe-to-toe against the PL. Underlord rotating towards this top lane. Enigma, hindi natin masisisi, no? Kasi Enigma is one of the very good pushing here, especially with the Edelons. Pero syempre, malakas din ang magdepende ng Underlord with that Firestorm. Lagay kayo ng 1080p, boss. Salamat. Wala pa tayong 1080 dito? Bakit? Balong stream? Ah, sabay ng MPL. Bakit? May drop ka ba ngayon? Wala. Wala ka naman drop. Ilang bitrate mo? Pwede na. Kuya D, singin mo sino magcha-champion na major. Naku, mahirap sabihin yung mga magcha-champion, magcha-champion na yan. Simula pa lang, group stages pa lang tayo, so hindi pa natin talaga masasabi. Pero syempre, nandito pa rin yung mga heavy favorite. Wala lang ang Team Liquid, pero nandito ang Virtus Pro, nandito ang LGD na, uy, ang ganda naman ng toss. Papatay niya tayo dito, pero hindi, nakapag-salve yung Zeus dito. So he will be avoiding the first blood. At meron siyang bote rito. So kailangan niya mag-ingat dahil isang combo lang siya ng Tiny. Although, eto na, Tiny now starting to get some... Tumulot na siya ng troso dito. Avalanche toss, tree grab, pero there's that fairy fire just to avoid that first blood. Pero Abed dishing out a lot of damage towards this mid lane, and but he won't be able to get that kill. Fnatic with an early gold lead dito sa ating laning phase, and 2 minutes in already 1k gold lead going in favor of the Southeast Asian squad. Pero first blood going in the way of Fnatic as Jabs will be able to take down the Underlord dito sa bottom lane. So good start para dito sa Fnatic. Kuya D, any comment sa statement ng Valve? O no comment ka din muna. Ano bang statement ng Valve? Hindi ko kasi alam. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari mga pre? Kuya, sali kayo doon sa Discord natin ha. Sali nga ako dyan. Di pa ako sali dyan eh. So easy, Kuya D, ano sa tingin mo ang kalagayan ng Fnatic ngayon? Wala na si EE. Siyempre, nasa mabuti na Fnatic ngayon. Na, paano ka naman? Wala na si EE. Pinalitan mo ng Ice. Pinalitan mo ng Jabs. Diba? Napakalakas ng Fnatic ngayon, men. Pero kita mo, nakikipagsapakan to. Tignan natin dito. Hop, Jabs. Binoboxing. Grabe naman mambulas tong andahing ni Jabs. Delicious, papabol dito. And continuing the lane dominance. As you can see, already sitting at level 4. Itong ano ni Jabs, ha? Ang dying ni Jabs, mukhang siya na yung naging offlaner dito. Yung Enigma nasa saan sa top lane? Okay. Abed kumana na rin. No? So 3-0 ang scoreline natin dito. Napakalagandang simula para sa side ng Fnatic. 23-8 at the moment for the Tiny. 18-4 for the PL. Terrorblade is sitting at 19-2. Pero overall economy game natin pumapabor sa Southeast Asian squad, Fnatic. Ice ba yun? Ice naman yung galawan dito. Super team ang Fnatic. Actually, marami namang super team. Di mo naman masasabi kung ano yung super team talaga eh. Dahil ako, di ako nang ano ako ngayon eh. Kumbaga, ako, lamang pa rin ang chemistry ng isang team. Iba pa rin yung team na matagal nang magkakasama kesa sa mga team na although malakas lahat ng player, pero bago lang. Kasi mahirap i-develop ang chemistry ng team, ha? Sa totoo lang, ha? Mahirap i-develop ang chemistry kesa wala namang instant chemistry. Pero ito, early rune contest. Here comes the Enigma na paglaban sila rito, balugbugan. There's a team fail. Nakakuha nila, nakakuha na pa natin ang bounty rune dito, and they will dish out some damage towards that Terrorblade as well. So maganda contention na pinapakita ng Fnatic. Silipin natin ng gold. Tinyly NPL leading the game. Terrorblade ang nangunguna sa kabila.
Salamat sa mga nagpa-follow dyan. Follow lang kayo dyan. Oh, tama. Nung nag-champion ba ang OG Super Team? Good example. I commended ikaw through 1724. Tama yan. Actually, nung nag-champion ng OG, ah, kasi given na meron tayong first-hand eyewitness doon, although napanood ng lahat yun, nandun kami sa TI eh. Diba? Kami nila Kuya Nick, si kami nila Pao, nila Kuya Lonmo. Alam mo ba, na walang nag-i-expect sa lahat ng ano ah, lahat ng team, ang basa nila sa OG, OG ang pinakamahina nung TI na yun, min. Seriously speaking, dapat nga hindi, dumaan sila ng open qualips. Alam mo ba yun? Pero, sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, talagang sa OG, ano eh, sa OG napunta ang Aegis. And masaya ako para kay Big Daddy No Tail na siya ay nagwagi ng TI. At saka grabe yung storyline ng TI na yun. Ramdam na ramdam mo yung tension. Siyempre, kahit kayo mga nanonood, alam nyo yung storyline ng TI, di ba? Sobrang ganda, sobrang ganda. Pero sad ako dun, kasi LGD ako dun eh. Siyempre, tropa ko talaga si tropang ex-nova ng LGD. Kaibigan kong tunay yan. Kung di nyo na itatanong, magkasama kami nagdi-dinner palagi niya ni tropang ex-nova kahit saan kami magkitang lugar. Nung nakaraan lang, nasa Singapore kami. Pero sad story kasi, alam mo, pag nanalo LGD noon, alam mo ba ang deal namin ng LGD noon, ibibigay nila yung jersey nila sa akin with pirma. Eh, hindi nag-champion. So, wala tayong jersey. Napaano naman. Pero, nangyari na ang nangyari. And ano, nakakatawa no, susunod na TI 9, ibig sabihin almost 10 years na ang Dota 2, mga pre. Parang kailan lang no nung labas ang Dota 2, pero hindi mo maiisip, ang tanda ako na pala. 9 years na yung Dota 2, eh Dota 1 pa lang nagkakas na ako. Ay mo yun. Pero ako, masaya ako sa kinalalagyan ng esports yun. Dating pace pa naman eh, pwede tayong magkwentuhan ng mga kahit anong mga bagay dito. Diba? Chill casting nga tayo. Kayo ba? Ano bang naalala nyo? Ako, thankful ako sa Dota. Bakit? Kasi, isipin mo ah, isa lang akong hamak na caster. I'm just a fan of the game. Tapos, hindi ko ina-expect na marami akong, dahil sa Dota 2, marami tayong napuntahang lugar na hindi naman talaga natin dapat mapupuntaan. And, syempre, noong mga unang panahon, mga Dota 1, Dota 2 days, mga first 3 years, di mo naman iniisip na magpupunta ka ng TI, magkakaroon ng mga major, magpupunta mo rin yung iba't ibang event. Pero thankful ako na napuntaan natin lahat yan. At dahil yan sa Dota 2, kaya kung tiyatanong nyo, PUBG is my game, Dota is my life. Yan ang motto ni Kuya, D.I.S. ba yun? Malapit na ang The International, ang The National, The National lang. Kuya, di kayo ba ang lagi magkakas? Di ko alam, maraming caster pool yung The National, pero abangan niya yan, yung the next big thing dito sa local esports natin. Parang mala PBA kasi ang concept niya, may drafting, may mga teams na commercialize. So abangan niyo yung The National, January na yan, next year. So kung papala rin televised yan, so the next level play tayo sa TV na tayo mapapanood. Shout out sa mga kaibigan natin sa TV5, GG Network, sa ESPN5, yung mga tropa peeps natin dyan. Shoutout, special shoutout kay Boss Ralph natin dyan na nagbibigay sa mga crew niya na nagbibigay ng opportunity sa atin. Napakalaking tulong nyo sa esports sa Pinas. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga homeboys natin. Kay mga tabubo niyan, siyempre, kay Boss Jobert Yu. Yan, ayos ba yun? Kung walang Dota, malamang nag-suicide na ako. Bakit naman? Bilat sing kanding. Bakit ka naman magsusuicide? Kwedi, may chemistry ba kayo ni Denki pag naglalaro? Si Denki? Wala. Sad to say guys, wala. Wala kaming chemistry noon kahit isang bagay. Si Denki, pero tropa natin yun. Si Denki Rino, Masterino. Masarap lang pagtripan minsan, pero homie natin yun. At si Denki ay isa pa rin true miniski yan. Alam mo naman si Kuya Dex natin, kasama natin yan nung nagsisimula pa lang tayo. Hanggang ngayon, pero focus na siya sa social media ngayon eh. Pero miniski pa rin si Kuya Dex natin. Hindi ko na rin nakikita ang nagkaka si Kuya Dex eh. Papalabas ba sa TV ang main event ng KLB? Ay, hindi natin alam. Alam ko broadcast right yan sa GG Network eh. Hindi ko lang sure ha, kung ipapalabas sa TV. Willow dito. Ang ganda naman ng black hole dito. Ice getting to black hole just to make sure na makukuha nila yung bounty rune at makakakuha sila ng dalawang kill dito. Grabe naman ang galawan dito ng Fnatic as DJ getting a double kill.
With the setup coming in from Ice. 10 minutes in, 6K Goldie going in the way of Fnatic. excuse me. Okay sana Dota sa Pinas. Kaso, pag PLDT internet mo automatic 20, ma hindi. Mail, di ko lang alam. Ako, PLDT rin ako sa bahay. Minsan, sumasabong nga yung internet. Di naman natin may kakailayan, pero sa lahat ng internet, PLDT pa rin yun eh. Kumbaga, ewan ko, nagkakaroon lang siguro ng problema. Pero shoutout sa PLDT. Maraming salamat sa pagkuha sa akin ng ESGS. Pero ako, vocal naman ako. Pag may problema ako sa PLDT, makita nyo sa wall ko, nagre-reklamo talaga ako eh. Siyempre, bayad. Pwede yan ang masasabi mo sa laro ng TNC kahapon. Parang kinakabahan sila lagi sa games. Di ko alam. Hindi rin naman kasi biro yung mga kalaro nila. Yung mga kalaban ng TNC kahapon. Chinese Dota pa rin yun eh. Chinese Dota, best Dota pa rin mga kaibigan. At lagi nating sinasabi yan. In terms of mechanical skills pre, ang mga Pilipino hindi papahuli. Ang lang bentahi lang na nakikita ko ng mga Chinese sa ibang mga team. Though yung mga para sa akin, yung mga EU, yung mga Southeast Asian, mas mataas yung mga mechanical skills nila. Ang difference kasi pagdating sa China, ang mga Chinese, di mo may kakaila na yung the way nila maglaro is talagang makikita mo na team-based. Walang superstar ang China. Kumbaga may mga superstar sila pero yung the way nila maglaro, hindi sila heavily reliant sa isa, dalawang tao. Makikita mo yung pag-excel nila sa paglalaro nila, sa mga team fight, decision making, kaya nilang i-identify yung mga priority targets, i-isolate sila, and make the best out of the situation. Makikita mo rin naman yung in terms of decision making na ginagawa nila, no? Sobrang, pwede mo sabihin, sobrang boring kasi lagi silang nagdi-disengage pag kanyari, nag-instant buyback, hindi nila pinapwersa yung issue, pero hindi mo sila masisisi. That's the way they play Dota. Kumbaga, disiplinado sila maglaro . Hindi sila basta nagpapatumpik-tumpik, nagpapadala sa bugso ng damdamin. And Dota is science para sa mga Chinese. Kaya medyo yun yung basa ko sa nangyari sa TNC kahapon. Yung nakita mo 'di ba sobrang lamang nila kahit sa mga makita 30k gold din. Pero yung the way mag-execute yung mga Chinese, no. Nakita mo 'di ba? Kahit parang hindi sila down ng 20k 30k gold, talagang patience is a virtue pa rin para sa kanila. Mahina ba? Di na nakascore dito yung Gambit, mga kaibigan, no? And Fnatic dominating the game early. 9k gold did 13 minutes in. They are pretty much doing everything dito and anything na kaya nilang gawin. Here comes the Spy Carapace. Ang ganda na setup nila rito. They will have the Underlord. Here comes the Starstorm Enigma. Ni Ice will go down and that will be the first kill going in the way of Gambit as Apo Ninji will use his ultimate just to make sure na siya ang makakakuha ng first kill para sa kanyang team. A 9k solid gold lead going in favor of Fnatic pa rin. And I don't see Fnatic losing this game kung ganitong klaseng phase lang. Ang kailangan ng Gambit dito is bukod sa magandang teamfight, kailangan nila magkamali pa yung Fnatic in order to at least get some of the momentum back towards their side. Dahil at the moment, 8k down, syempre ganyan rin man lamang kalaki yung experience deficit dito. Nagasaan ng Gambit, Kuya D? Taga CIS region ng Gambit. Sa mga di nakakaalam, no, ang CIS ibang region siya sa Europe. Dati supposedly noong mga early days ng Dota, ang CIS and EU isang region lang 'yan. So ang CIS is Commonwealth Independent State. Sila yung mga bansa na dati under the USSR na ano na ngayon, na dissolved na, syempre. At ang tawag na sa mga bansang 'yan ay ang CIS region country. Fnatic, ang ganda ng avalanche ng toss combination dito as they will catch the Underlord and they will be able to take him down as 5 member of Fnatic will rotate towards this bottom lane and continuing to assert their dominance is
Team Fnatic dito now with an 8K gold advantage going on their side. Mga Ruso yan. Mga yan, Kuya D. Russian ba sila? O, di CIS nga. Pag Russia kasi CIS yun eh. May tanong ako, guys. Paki-correct nga ako. Di ba ang Russia part ng Asia? At hindi siya Europe? Tama, di ba? Russia, Asia yun eh. Ah, ito ah. Oh. Ang Liquid, si Miracle. Taga Jordan siya, hindi ako nagkakamali. Taga Lebanon si GH. Eh di Asian sila. Tama ako? Diba? Asian yun eh. Asian yung mga bansa na yun eh. Ewan ko, naguguluhan na ako. Dati sobrang galing ko sa geography. Pero dahil sa Dota, nagugulo na yung geography ko eh. Oh, Asia ang Rashi. Pero pagdating sa esports, ang Russia, kinoconsider nila na EU. Diba? Kunyari, yung Navi. Ah, hindi. Navi kasi, Ukraine yun eh. Russia yun. Kuya D, ate, may parte ng Russia na Europe, may parte din ng Asia. Kasi laki ng Russia. Hindi, pare. Ako, Asia ang Russia. Ang magulo kasi eh. Diba ang continent ng Asia tas Europe yung kabila. Ang border ng Asia at ng Europe, yung Ural Mountains sa Russia. Yung mountain range na yun. Yung Russia nandun siya sa east side ng Ural Mountain Range. Nasa west side yung Europe. Kaya Asia, ay naku, bahala kayo. Asia ang Russia. Yun nga eh. Bakit kasapi siya sa European Union? Eh, Asia siya. Magulo, magulo. Magulo geography natin ngayon, men. Parang Turkey lang. Ang Turkey kasali sa Euroleague, pero Asia rin yun. Ang ibang pangalan ng Turkey, Asia Minor. Hindi ko alam kung bakit Asia Minor. Ay naku, bahala kayo. Geographically speaking, ang Russia, Asia yun. Search nga natin, baka nagbago na. Ang bata, anong kabataan ko talaga, kabisado ko to eh. Is Russia, Asia? Google, ask Google. We need to ask Google. Asia siya, Asia daw siya. Sabi ni Google. Gulo. Bahala sila sa buhay nila. Well, mahirap mga borders na yan. Southeast Asia ang PH. Alam nating Southeast Asia ang PH, pero Asia pa din yun. Binag-uusapan lang natin dito is the continent itself, you know. Uy, 11-1 scoreline. Balik tayo sa laro natin, no? Medyo nag-plateau na sa 8K, 9K ang kalamangan ng Fnatic dito. And Terrorblade nangunguna pa rin sa team niya, pero number 3 pa rin siya. In terms of overall network natin, as PL is the lone leader. Magdating sa economic game natin with almost 10K network para dito kay MP. And Hood of Defiance ang kanyang first item. Mukhang ano binubuo niya? Ano ito? Manta style ang naka-queue para dito sa PL. Uy, ano nangyayari sa'yo, Observer? Manood ka maayos. Tama ka dyan. Geographically speaking, Asia ang Russia, but politically speaking, part siya ng European Union. True. Totoo yung sinabi mo. Magulo ang geography ng mundo. Ayos ba yun? Asia kasi noong panahon ni Genghis Khan, ang Mongol ay isang ano? Anong gulo mo naman? Ba't may Genghis Khan ka pang nalalaman dyan, pre?
Ginugulo mo mundo eh. Pero 7K gold lead na lang ha. Bumababa ang kalamangan ng Fnatic dito. Tignan natin na Stellar Blade popping the Metamorphosis. DJ using his ultimate just to save yung kanyang teammate dito. Makakakuha pa sila ng kill. Willow will be able to get that dazzle. Here comes Enigma. Magpa-black hole ba siya rito? Hindi. Stellar Blade will be able to escape gamit ang Underlord Dark Rift dito. And 8K gold lead ulit. Nyx Assassin lurking. Masaspatan niya ang gala, ang movement dito ng Fnatic, as Fnatic will try to move towards the mid lane. The Nyx Assassin dito ni King R just trying to gain information. You know that this Willow is isolated, so nandito ang Underlord. They might be able to get this kill kung gugustuhin nila as they are guarding it. Dito na isustorotate, and here comes the Willow popping ang kanyang Shadow Realm dito, pero he is held under that pit of malice, so he will fall. That's a good, the second kill only going in favor of Gambit Gaming. O, diba, saan ka pa, nanonood ka na ng Dota, natuto ka pa about sa geographical something-something. Kinaisip ko lang kasi may CIS region eh. Ninyo kasi nalalaman dati, ang Russia is part of the Soviet Union or USSR. Kasi nung mga panaunang panahon, yung mga Yugoslavia, yung mga Ukraine, yung mga maliliit na mga bansa dati, eh, at saka Russia, isang malaking bansa yan dati na tinatawag na USSR. Union of Soviet Socialist Republic na na-dissolve na. So, nagkaroon na ng independence yung mga bansa na yan. So, nagkaiwa-hiwala. Yung iba naging part ng Europe, yung iba, ewan ko. Kasi dati, USSR, pati mga alam ko, mga magkakasama niyan, yung mga tantan na bansa, yung mga Kazakhstan, Tajikistan na yan, USSR din yung mga yan dati. Di ba? Hindi ako nagkakamali ah. Hi Boss Duno, pa-shoutout naman sa girlfriend ko na si Cielo. Nanonood siya ngayon. Hello sa girlfriend mo, JP Licious. Wow, may JP Licious din pala. Shoutout sa inyo, Johan. Happy viewing. Magandang weekend sa lahat. You are watching the KL Majors. At ako ang caster nyo para dito sa Barangay Cast natin. Join the community. Join the fun tayo, mga kaibigan. Follow nyo lang itong bagong channel natin. Sa mga nagtatanong, no, ba't di na natin ginagamit yung Mineski TV? Medyo commercialized kasi yung channel na yun. Professional na yun mga yun, yung mga yung Mineski TV channel. And Fnatic will be able to get the Aegis, mga kaibigan. At lamang pa rin sila rito, though yung Terrorblade is close, slowly but surely closing the gap. And you can never underestimate a lineup with the Terrorblade. As you can see, kahapon, di ba, yung Terrorblade lineup din ang tumalo mismo sa TNC. Hindi nila natapos yung laro despite being up by 25-30k gold lead with the Terrorblade. Kayang-kayang balik na rin ng Terrorblade ang laro dito. Plus, you can never underestimate yung defensive lineup din ng Gambit dito. Yes, you might be able to have a 10k gold lead, pero the problem still remain para sa side ng Fnatic. Can you push the high ground? You are up against the Underlord, which will continuously spam yung kanyang Firestorm dito. Plus, yung Sue, syempre, meron siyang Arc Lightning. That is a very good defensive weapon. And they can actually buy time for their Terrorblade to be online. Kung gugustuhin nila rito, they can just use two hero to defend this, as Fnatic won't be able to push the high ground without taking so much damage, di ba? Unless yung Tiny ni Abed will be able to isolate one hero, maybe toss back sa kanyang kampe, they can actually take him down and make life easier for Fnatic. But kung magiging defensive kasi yung Gambit dito, I don't see Fnatic breaking the high ground anytime soon. Though they have the Aegis under possession right now, malaking sugal pa rin pag pumasok sila rito. They need to take the fight outside the base of Gambit first. Take maybe 2 or 3 heroes, then they can push the high ground ng madali. Pero kung ganito yung magiging playstyle ng Gambit, ialat nila yung isang linya sa Terrorblade, push lang siya. Tapos ayaan nilang dumipensa tong Sus and Underlord. Mahirapan nga mag-push yung Fnatic dito. Same story lang. Maiba tayo. Mas malakas ba ang amor ni paring Cesar kesa kay Carlos Agassi? Nako, hindi ko alam yan. Pero parehas silang tunay na lalaki. Yan ang masasabi ko sa inyo dito. (laughs) 77% geographically ay nasa Asia ang Russia. Pero yung majority ng Russia ay nasa European part. Wow. Dire's middle tower is under attack. Naniniraan. Hindi ko alam. Parang hindi. Wait lang ah.
Nakapitas na naman dito ang Tiny. At Fnatic continuing to at least keep the lead. 8K ngayon kahit papano. Ang kalamangan ng homies natin dito from the side of Fnatic. And pero the question still remain, hindi sila nakaka-push ng high ground dito eh. Meron ng BKB, yung Enigma, so he can be the initiator para sa kanyang team. Though they have the Tiny, which is a much more better initiator dito. And Zeus just continue with casually spamming yung kanyang yung ano rito. Fnatic trying to pressure the mid lane, the bottom lane. Pero Terrorblade is already making his move towards the top lane. Now already in the second richest hero dito sa game natin. As Fnatic will try to breach the high ground. Zeus just casually popping yung kanyang Veil of Discord to amplify the magic damage. Here comes Fnatic, they want to go for the high ground. They will try to isolate Zeus, popping his ultimate dito. The tower is slowly but surely dropping down. And the fortification will be popped. Pero si MP already very low in terms of HP. Terrorblade also making his move dito. And this is a very dangerous time for Fnatic as they will be forced to back. Here comes the Terror, the Willow, just casually using yung kanyang ultimate dito to fend up the push. Pero you can see that it will actually be Gambit to take down a tier 3 tower first. And this is looking pretty bad for the side of Fnatic. They took it took them 5 hero to actually defend this. Pero ito, tignan natin dito, there's a black hole. Pero ang kunat dito nitong Underlord, pero I don't think Underlord will be able to survive as he will fall, but a lot of time is being wasted dito. Ito na, nasa top lane na. Terrorblade actually popping yung kanyang ultimate dito. Yung kanyang metamorphosis. They know that the black hole is down, but they'll be able to take down the Terrorblade. Pero Gambit will be able to claim Rax first. Sila ang una makakakuha, though it's just the range Rax going down. Nyx Assassin continuing to buy time para sa kanyang mga kampi rito. And delikado rito as Fnatic will be able to take down 4, making their gold lead 10k at the moment. Pero it is still Gambit to take down the Vase first para dito sa side ng Gambit. Though 4 hero is down, Zeus is actually alive to defend this. Will he be able to defend this? No fortification available. And yes, it will be the PL to actually take down this. Pero delikado rito. Here comes the Yule Scepter being popped by the Zeus. Delikado rin dito. Phantom Cancer Lancer. Nagmintis ng G-Bolt dito. Here comes the Underlord. He is alive. They want to go for the Phantom Lancer. Pero Phantom Lancer will be able to walk away. Just making sure that they will be even in terms of the tower take. Ang lamang lang dito ng Gambit is they do manage to take down that range Rats in the top lane. Bosty, what's good? Pa-shout out naman sa girlfriend kong si Janica na nagagalit kapag umiinom. Ha? Umiinom ako ng ano yung agyaman? Nak. Ano yun? Nako. Maaabot ba natin ang magic number ng 322? Ayos ba yun? Hindi ko alam. Bosty, what's good? Pa-shout out naman. O sige na, ini-spam mo ako ha. Saka yung culture nila, European culture. Siguro, kaya sila may sariling region na ngayon. Anong region na ngayon? Well, uy, natanggal yung aking takip sa aking mic. Well, 11k gold lead para sa Fnatic dito. Pero I think kayang-kayang manalo ng Fnatic dito. Kailangan lang nilang ubusin yung Gambit dito. Bro, pa shoutout, lagi ko kayo pinapanood dito sa Virginia. Hello, shoutout sa inyo sa mga taga Virginia. Hello, what's good sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang lugar. San si Boss Lon? Kailan Londono, ha? Hindi ko pa alam. Siguro playoffs. Playoffs pa mga pre. Ayun, tamang chill casting lang tayo dito. Well, naguguluhan na rin ako sa mga ano. Shoutout kay Boss Kel Concepcion na nanonood din dito. Hop, Terrorize being used. Ito si Kabarong DJ making a move towards the Nyx Assassin. Pero Yule Scepter has been used. Tingnan natin, Spy Carapace. Well, pero kung mapapatay nila, there's the 3 grab. Tingnan natin kung mapapatay nila si Nyx Delicious. Papa Ball, Nyx Assassin will go down.
further enhancing the lead. The Fnatic now up to 13k at the moment. Magkakabalugbogan dito. Here comes the Phantom Lancer. Pero mahuhuli rin nila yung Terror Blade. The Stellar Blade will try to walk away, popping yung kanyang reflection dito just to make sure na babagal sila rito. Here comes the Underlord, popping his ultimate as well. And they'll be able to survive, but they managed to take down two heroes. And they will try to damage etong mga shrines sa bottom lane. 3-20 ang ating score at the moment. Two more kills sa side ng Fnatic will reach the 3-2-2, the magic number sa Dota. Pa-shoutout pala BRKST ng Samar. Hello, shoutout sa mga taga-Samar dyan. Matatagilid pa dito yung Fnatic, sabi ni Waka-Kasiruan. Di natin sure, pre. Lamang naman sila eh. Sobrang lamang naman sila at the moment eh. Diba? Pero tignan natin, hanggang di nila nabibreak yung high ground, eh, hindi natin masasabi na panalo sila dito. Diba? Eh, depends of the ancient to, hindi naman ito paramihan ng kill, eh. Mga bestie kills eh, diba? Oops, carry whoops. Anong balita sa mga ibang laro? Aba, di natin makita kung lagay ng mga ibang laban. Anong balita to sa Pero ito, trying to take down the Raxes. Doon sa, gusto ko malaman yung balita sa Virtus Pro eh. Nako, nagpo-push pa rin dito yung Gambit Gaming. Tamang Segway Gaming lang sila rito sa top lane. Tamang chill bill gaming lang ang rito. Ang etong Gambit Gaming and Fnatic Gaming. 14k gold, 320 pa rin yung ating scoreline dito. Terrorblade just camping the top lane, just making sure that the pressure is there para sa kanyang team, para hindi tuluyang makapag-heavily commit etong side ng Fnatic sa kanilang base. Just make sure na keep in check nila yung mga kalaban dito. At nako, delikado mga kaibigan. As eto na, Snake's Assassin, mahuhuli na naman siya rito and I don't think he'll be able to escape. Pero it is just King R creating space para sa kanyang team dito, just making sure na hindi makakapag-focus into pushing itong Fnatic dito. And Sander will be casually used by the Terrorblade just to make sure na mabubuhay siya against the Tiny. And PL now trying to go for the chase, pero Terrorblade, mabilis ang kanyang movement speed dito. Mantis style will be popped as well just to remove yung Diffusal Blade status doon. Pero 3-2-2 at naabot na natin ang 3-2-2 score, mga kaibigan. 3-2-2 is real at napakahusay. Pero tanong ha, kanina pa lamang tong Fnatic, mga right from the get go ganyan na yung kalamangan nila, pero hindi pa rin sila nakaka-push. Though may tier 1 tower pa sila sa mid lane. Blink Dagger, ayan, Blink Dagger, Shadow Blade, BKB Gem, and ito, meron nasipatan sila na they are inside the Roche Pit. Heart of Taras, Silver Edge, Diffusal Blade, and the Hood of Defiance ang item dito para sa side ng Phantom Lancer. Roshan casually being taken down. Itong side ng Gambit is nowhere to be found. And I think they'll just give this Aegis Cheese advantage towards the side of Fnatic as they are trying to relieve the pressure sa other lanes ng mapa natin dito. And ang kukuha ng Aegis, they will give it to the Phantom Lancer just to make sure na meron siyang room for error. Pero it's just 1k separating yung dalawang hard carry ng laro natin, PL and Terrorblade. I do favor the PL at the moment simply because meron na siyang Heart of Tarrasque and meron siyang Aegis dito. So tingnan natin kung kaya na nilang kunin ang high ground with the item na meron sila rito. And Terrorblade, susubukan ng X-Assassin. There's a Spike Carapace, Huli and Avalanche Toss, at casually mapipitas dito
ang Nyx Assassin ni King R, and Terrorblade will be able to TP away Zeus. Now, with the Aghanim Scepter, another layer of very, very good skill. Nag-iibang hero yung Zeus, eh, no? Pag nakakapag-Aghanim Scepter siya. PL, jumping in, jumping out. So, Phantom Lancer, eto na, pushing the mid lane. Terrorblade with the Eye of Skadi, BKB is the next item for the Phantom Lancer, for the Terrorblade, just to make sure na meron siyang opportunity to dish out yung kanyang damage at hindi siya basta-basta makombo dito ng Tiny. There's that casual ultimate coming in from the side of the Zeus, just to be able to spot the movement of Fnatic, and they'll know that the Fnatic squad is towards this bottom lane as Phantom Lancer casually trying to chip through this tower. But here comes the Impale, here comes the Underlord, the Zeus ultimate being used as well. Makakatakbo ba ang Phantom Lancer dito? And if he do manage to run, eh, I think he'll be able to regen some of the HP because of the Heart of Tarrasque. So casual gaming lang, casualan lang sila, tamang casualan lang sila rito. Pero Fnatic trying to take down the Rakdos. Here comes the Dazzle with the Shallow Grave. Maliligtas niya yung kanyang sarili doon sa pagkakataon na yung Fortification will be used. Underlord will try to box them out, pero PL Illusion just doing almost enough damage to take down the Rax. PL will use the Phantom Rush. Here comes APL. They are continuing to keep this Rax alive. They will deny the Barrax, pero 21k gold lead already going in the way of Fnatic, and they've managed to take down the melee Rax dito sa bottom lane. So continuous pressure will be pushing towards the base of Gambit, at least dito sa bottom lane, and slowly but surely Fnatic taking control of this game. Pa-shoutout sa mga nagtitake ng Civil Engineering Board Exam, St. Monk. Hello sa mga nagtitake ng iba't ibang board exam dyan. Good luck sa inyo. Kayong future ng ating mga ng ating bayan. Radiant are scanning. Eto na mga kaibigan. Enigma with that Aether Lens. Additional, syempre, cast range para sa kanila rito. Tamang cast range lang. Mid lane na puterya na Fnatic dito. PL leading the charge. Afford niya na magpabawas ng ulti ng buhay dito. Dahil kahit pag di mo siya napapatay, may kalalagyan kayo sa PL, magre-regen lang siya. Terrorblade popping yung kanyang ultimate sa top lane, pero may deal, will able to take down Ice. Pero alam nilang walang ultimate ang Terrorblade dito, and this Terrorblade is actually not in a fighting mood sa laban natin na to. The rest of Gambit, wala sila sa fighting mode. As you can see, they only have 4 kills towards their name dito. Pero Fnatic already taking a lot of space dito, and they are making a V-line towards the top lane. They might be able to catch the Terrorblade knowing na wala siyang BKB rito. Undying leading the charge para sa kanyang kampe. Metamorphosis about to expire. PL now up with the Boots of Travel, and Terrorblade and the next Assassin will continue to stay towards his top lane. Tamang chill build lang sila. BKB up, Butterfly will be the next item para dito sa Terrorblade. Radiant's top tower is under attack. Hmm, 19k gold lead. Ano pag-asa Gambit dito, men, hanggat di sila lumalaban? At some point of the game, kailangan mong lumaban para makabaliktad ka ng laban, eh. Makabaliktad ka ng laban. Makabaliktad mo tong laro, eh. Trying nga, sinusubukan niyang commercial snipe dito. Willow yung punteriya. Baka maabutan ng Nyx Assassin yung Willow dito. Here comes the Yules, the stun. Eto, huli nila si Willow.
Pero ang tanong, mapapatay ba nila si Willow dito? Uy, black hole. Pero may naiwan sila rito. Naiwan nila yung Dazzle sa 1-for-1 trade para sa magkabilang teams. Casually popping the black hole dahil wala siyang opportunity ng lumaban. Kaya kating-kating na si Ice na gamitin yung black hole niya. Pero tingnan mo ha, yung Terrorblade na ang nangunguna sa overall network dito. Grabe, 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 grabe. Ang hirap ng ginawa dito ng netong magkabilang team. Uy, pero nakapita sila dito. Mukhang mapapalaban sila. Terrorblade popping yung kanyang BKB. They are fighting under the pit of malice. Wala na siyang Aegis. Tagtatatakbo na siya rito. Nyx Assassin with the Yule Scepter setup dito. Pero wala siyang Impel to chase. Pero delikado, Terrorblade casually using the Thunder. Pero dalawang support lang ang mapapatay nila at the end of the day. Pero ito yung sinasabi natin, they need to fight. And eto na, nasa fighting mood na sila rito. Here comes the Enigma. They want to go for the Underlord. Mapapatay ba nila? Enigma popping the casual black hole. Pero it will be canceled and he will go down. Sus, naku po, Phantom Lancer will be caught. Mahuhuli ba sila? They might be able to take down etong si Kabarong MP. And MP will fall. Naku po, eto na ang sinasabi natin. Ang sakit. Ang sakit ng pagbabalik. Hello? Israel? Comeback Israel? Nako po, the Terror Blade, mga kaibigan, you can never underestimate the power of the Terror Blade lineup. A 20k gold lead now just down to 13k. Matutulad ba ang Fnatic sa kapalaran ng TNC kahapon dito sa kamay ng Gambit Gaming? Nako, napakahirap po yung Eddie ng pangyayari para dito sa mga magkabila ang side natin. Oo, parang Terror Blade is the real deal eh, no? Hindi mo maipaliwanag eh. TB is the shit, mga kaibigan. Yan ang masasabi ko dito. TB is TB. Pero tignan natin. Fnatic, they do still have the lead. May PL pa rin sila rito. And just one mistake and actually decide yung laro natin kung sinong mananalo sa magkabila ang squad natin dito. Butterfly now completed. On your Terror Blade, 23k na ang overall net worth dito ng Terror Blade. Simple Spike Carapace, making sure na masustan niya rito si Abed. Underlord, medyo makatirin yung Atrophy Aura. Kita mo yung item build dito, pipe and hood, tas merong grips just to make sure na meron silang defensive item and they can actually pierce through spell immunity. He can actually reduce a lot of damage that will be coming from the side of the Fnatic lineup. Ang plano sa Gambit, ng Gambit dito, just to make sure the Terror Blade will survive and talagang tiwala lang. Parang kumbaga, dalhin mo lang ako sa rurok ng tagumpay, ganun. Ganun lang yung plano nila rito. So, 12k gold lead pa rin ang kalamangan na Fnatic. Although, napakalaking decline sa kaninang 20k plus na kalamangan nila. At Roshan is being attempted at the moment by Fnatic. Tignan natin, Aegis, Cheese, and Refresher Shard ang makukuha nila rito. Napakalaking bentahin niyan sa susunod na teamfight. And Gambit just playing their game. Hindi nila didepensahan ng Roshan. Defense is the name of the game para dito sa side ng Gambit. You breach our high ground, we defend. Ganun lang, ganun lang ang plano rito. Walang ibang plano. The plan is to win. Yan lang ang plano nila rito. Hirap, men. Hirap na hirap dito yung ano. Pero ito, tignan natin dito. Terrorize! Ang ganda ng toss! Pero makakatakbo ba? Hindi. Makakatakbo lang yung Underlord, yung Nyx Assassin. Hindi siya makakasurvive. Though he have his buyback pa rin dito. Fnatic immediately going for the smoke play. Casual gaming. Casualan lang.
Anong chismis sa mga ibang laban din sa ano natin, sa KL Major? Apat ang nagaganap na laban eh. Hindi ko alam, hindi nagagana itong track daw tayo lumabas ng mga laban. Ayun, Pain X Forward. Silipin natin yung Uy! Black Hole connecting on two, pero tignan natin kung papapatay nila yung Terror Blade dito. Another Black Hole just to make sure, pero Dazzle is alive. Pag nakapag-Sunder ako, tapos ka! Eto nga! Terror Blade with the Sunder, and they'll be able to take down two! Makukuha rin nila yung Tombstone dito. Avalanche to, here comes the Panda Blaster. Gusto niya makipaglaban dito. Terror Blade popping the refraction, pero buhay pa rin siya rito. Terror Blade, napakababa ng buhay niya, pero tumakbo siya ng napakabilis. Malaturbo ang kalawa niya rito. Buhay pa yung Terror Blade. And naku po, ang hirap pakipaglaban sa sarili mo. The refraction charges. Here comes the Nyx Assassin. They want to go. Delikado rito. Si Kabarong. Kabarong kapit. Ano nangyayari? Tinapunan ng troso. Pero makakapatay mo kung mauupos ako. The Aegis will be pop. At susubukan niyang hulihin to. Tignan natin kung makakablink out. Pero ang laban ay laban. Hindi namatay si Terror Blade. Sinalo niya yung double black hole. Double black hole. Lahat binato na nila. Hindi pa nga nag-shallow grave. Pero nasan ba sila nun? Nasan ba yung mga fanatic nung panahon na yun? Ba't hindi nila pinapalo yung Terror Blade? Diyos ko. This Terror Blade is getting super scary. Super scary, man. Lalaban naman eh. Sabi ng Terror Blade, papalag naman eh. At buyback status ng tinitignan na rito. Grabe ang hirap ng laban na ginagawa nila rito ah. Excuse me guys, no bobo kasi ko, hindi nyo kaya di tayo makapagtuloy-tuloy. Pero 12k pa rin. 12k pa rin ang kalamangan ng Fnatic, pero feeling ko, given the fact na hindi na lumalaki yung kalamangan ng Fnatic dito, lamang na yung gambit. Although lamang sa kilang Fnatic, lamang sila sa ekonomiya, sa overall economy. Para sa akin, hanggat hindi nakaka-push forward itong Fnatic, lamang na ang Gambit Gaming dito. Alam mo bakit? Bakit kuya, di ba nung nasabi? Eh, nag-plato na yung hero ng ano eh, ng Fnatic eh. Kumbaga, naabot na nila yung full potential ng mga hero nila. Yet, isang Rax pa lang din ang nakukuha nila rito actually. Diba? So nahihirapan eh. Ito na oh, lumalabas na yung Gambit dito eh. Nararamdaman na nila yung init at saka bugso ng damdamin nila pre. Kung baka hindi na sila papapigil dito pre. Kayang-kaya naman natin ito eh. Gumagano-gano na yung mga yan. Hindi na sila makapush mga pre. Ano na, ang gagawin na ito? Parang ganun, ganun na yung nangyayari rito. So tignan natin dito. Ice waiting for the opportunity. Underlord, napakakunat na rin ng Underlord dito. I think kung gusto mong talunin tong Gambit, kailangan mapatay mo si Underlord eh. Underlord is the name of the game. Para dito sa side, Nyx Assassin ako, tamang kuha lang ng info rito. 12k gold lead pa rin. And Terror Blade making his move towards the top lane. And Satanic will be the next item for the Terror Blade. Nakabutsam travel siya. So anytime game time siya rito, kaya niya mag-TP. And Shrine being taken down at the moment. But bilis tumira ng Terror Blade dito. Kaya ba nila patayin? Tingnan natin. Ipa-black hole niya. Pin-black hole niya. Naku, mapapatay ba nila rito? Naku, si Thunderbolt. Another black hole. Another black hole. Pero wala na naman. Double black hole. Kalaban naman ako eh. Diba? Sabi niya ganun. Terrorize mo. Napatay nila. Amazing. Pero that is the double black hole commitment. Para mapatay lang nila yung Terror Blade na yun. Do the Terror Blade have his buyback. Hindi na rin siya gumamit ng kanyang mga iba pang kit. Pero nakita mo yun. Double black hole. Para malasabing mapapatay mo yung Terror Blade. Kasi kung di niya kinumit yun, ubusin sila ng Terror Blade. Hindi mo rin siya masisisi, no? Pero that's again, a very good kill para sa kanila. Pero again, yung eto na, nakasalalay na sa mga Defender of the Universe ang galawan dito. Although Phantom Lancer trying to segue top ang ginagawa niya rito. Tamang segue siya sa mga pangyayari. Gusto niyang gumawa ng amazing place. Pero hindi papayag ang ano rito. Tamang chill build gaming lang dito. Uy, nahuli nila. Tignan natin. Eto. Grabe naman yung defense ng Halimaw na pinapakita rito. Pero tignan natin kung kaya ba nilang tuluyan yung mga Raxes dito. Trying to force the buyback dito. Pero
trigger discipline, hindi ginagamit ang buyback doon na malapit ng bumagsak din yung tier 3 tower sa top lane. Phantom Laser casually regening some HP and going back. Uy, ayaw nila dumipensa, men. Eto na, Enigma jumping in, mahuhuli pa siya rito. They want to go for the defense, but here comes the ultimate beam pop again. Pero matatakbo niya ba? Yes, he'll be able to escape. Terror Blade, here comes the met. No, the fortification to defend this. Patay na lahat ng tier 3 tower. Nandito na ang fortify. Makukuha na rin ang barracks dito sa mid lane. And this, they might be able to force the issue dito as Fnatic will be able to take down another range racks towards this mid lane. Pero Terrorblade, buhay pa rin siya mga kaibigan. 3k gold in the bank. And now, back to the almost 20k gold did going the way of Fnatic dito. Hirap na tong laban nila. Mapalag-palag tong Gambit Gaming, ha. Bumapalag-palag ang Gambit. Kumbaga sa baboy, pag kinakatay na, pumapalag-palag pa eh, no? Ayos ba yun? Ang hirap ng laban din nila, men. Ano bang kailangan gawin dito ng Fnatic para manalo? Fnatic! Isa bad-bad, mga babi! Hirap, ang hirap ng laban. Nahihirapan itong ano. Itong Gambit Gaming dito. Mahirap pero parang kaya pa rin eh. Tiwala pa rin talaga sa Terror Blade eh, no? Terror Blade, Terror Blade kasi mahirap talaga kalaban yan eh. Pero kung ako, kung meron naman silang solusyon eh, di ba? Bakit hindi? Pero ito, nakahuli ng dalawa. Naku, Black Hole connecting on 2. Andito na yung Phantom Lancer. Avalanche, this is a very important kill. Gagamitin ba nila? Yes, mapapatay nila rito si Underlord, pero another Black Hole commitment. Terrorblade, nakikita mo already towards the top lane. Gusto nila makipagbakbaka dito, pero Terrorblade nandun na. Hindi, illusion lang pala yung nandun. And Fnatic, eyes. Ginagamit na lang yung Black Hole, pampitasan portion dito. Ultimate will be used just to reveal the position of Fnatic, and they will know that Fnatic already marching towards this mid lane. But boots of trouble too para dito kay Ice, so he'll be able to TP sa kanya mga teammate dito. Sus casually defending this, they'll pop the weave as well. At nagkakabakal balog bugan, maito toss back ba niya? Iba na toss back niya rito. Ice will pop that black hole. Tignan natin kung mapapatay nila rito. Nandito, and yes, they'll be able to take down the Terrorblade. Walang metamorphosis yung Terrorblade sa pagkakataon na yun, and this might be GG as the Raxus in the mid lane will fall. Here comes the buyback coming in from the Terrorblade using the refraction. Nagfarm ka buong laro pero napitas ka lang, and Ice making the place those black holes from Ice. Bayad na bayad, and walang magagawa ang Terrorblade na walang metamorphosis dito. Pero weirdly, Fnatic, they will just back off dito. 33k gold lead now going in favor of the Southeast Asian squad, Fnatic. Ewan ko, baka ko siya pumunta sa base kasi gawin yung universe play. Ayos ba yun? Eto, casual ulti. Wala nang buyback ang side ng ano rito, ah, ng Gambit Gaming. So they will be forced to push. And alam nila, pag nakadikit yung Fnatic sa base nila, may kalalagyan sila rito. So kailangan nilang humanap ng play. Kailangan nilang gumawa ng mga something-something dito. At eto na, Nyx Assassin, they'll be able to find the Enigma. Popping casually yung BKB. There's that's my Carapace. Pero nandito yung Phantom Lancer. And they'll be able to take down the Undying. May buyback yung Undying dito. Eto na ang laban dito. Underlord will be able to catch 2. Nandito ang Nyx Assassin. Impale will not be used at the moment. Tignan natin dito. There's a Terrorist. They'll be able to take down 2. Nga, matay na rin yung Dazzle. Dalawang support ang patay dito. Terrorblade naglalakad sa gitna. In the middle of the prey, in the middle of the fight, they want to go for this Terrorblade. Pero here comes that casual. Tignan natin dito. Here comes the Underlord. Di nila pinapansin at the moment. Terrorblade, ayaw niya na rin lumaban dito. Pero makipagbalugbogan siya. Here comes the Reflection. They want to go for the Terrorblade. Pero casual attack, mga kaibigan. I think they'll be able to find the Phantom Lancer kung gusto nila rito. Pero hindi. Namatay yung Underlord dito. There's no buyback on 3 heroes on the side of Gambit Gaming. And this is Fnatic opening things up. And this is just a Terrorblade and Zeus. They will be left to defend their base, but I don't think they'll be able to hold it against 5-man strong lineup of Fnatic. 100 second down for the count. Etong Underlord dito. And this might be game. This might be Megas being claimed by Fnatic, and they can actually go straight for the throne. Kung gugustuhin nila rito, Zeus going for a casual Dedagon. At binili niya na ang item niya rito.
Kaya bang depensahan ng Terror Blade to? Here comes the ultimate casually being used by the Zeus. And of course, it will be the top lane, the obvious choice for the side of Fnatic. As here comes the Enigma, popping yung kanyang BKB rito. Here comes the Terror Blade. Wala pa rin siyang metamorphosis. Hindi niya pa rin pinapop. And here comes the Terror Blade. Reflection will be used. Dazzle, yung kanyang first skill gagamitin niya ron. Pero I think the Megas will be claimed. Three heroes is alive on the side. But these are now Megas para sa side ng Fnatic, mga kaibigan. Can they hold the line? And desperate time calls for desperate measure. Ano magiging item choice ng Terror Blade dito? The Tier 4 tower actually being assaulted at the moment. 37k gold lead going in the way of Fnatic. Enigma still holding on sa kanyang black hole dito and looking for the opportunity to drop. Hindi sila lalaban dito. Tingnan natin dito. Here comes Enigma. Terrorblade gusto niyang ulihin. No, mahuhuli yata nila. BKB casually being popped by the Terrorblade. Enigma, meron siyang refresher shard, meron siyang ano rito, so he can actually use yung kanyang mga ultimate dito. Next assassin unang mahuhuli, wala ng tier 4 tower. Here comes the Yules, buying some time para sa kanyang mga kampi rito. Shallow Grave again, just try to buy time para sa kanyang next assassin, pero what can they do? Here comes the black hole being used onto Enigma. Delegado rito, but magpapop dito yung kanyang A on this. Terrorblade being focused out and he will go down as well. Triple kill for MP, and this is Fnatic. They are about to take game number 1 of this potential best of 3 series, and walang nagawa yung Terrorblade. They just delayed the game to the point of almost 1 hour, but still Fnatic right from the get go hindi na sila bumitaw dito. Although nagkaroon ng mga slips up, it's still Fnatic taking the victory dito sa game number 1. What a play coming in from IceIceIce, that black hole, making sure that the effectiveness of Terror Blade will be limited. At napakagandang combo, no? Meron kang Aeon Disc, meron kang black hole. Ibig sabihin, hindi ka mapapop. Pag nirefresh mo, marirefresh.